So, ayun guys. Medyo maulan ngayon, no? Pipitas tayo doon ng upo, yung may tanim akong upo doon sa likod ng bahay namin. So, yun ang gagawin nating ulam ngayong gabi. Ginabi kami kasi busy sa trabaho kanina. So, hindi ko na maipapakita sa inyo ang pagpitas ng upo doon kasi maulan, cellphone lang ang gamit natin mag-video. So, mababasa ang cellphone natin. So, ayan guys. Papakita ko na lang sa inyo kung pagbalat saka yung kung paano gawin for ang proseso ng pagbalat ng upo. So, ayan guys. Pasensya na nga po pala kung medyo na tatagalan tayo upload kasi busy sa trabaho tayo ngayon eh. Kailangan magsipag. So, ayan nyo mga kamata. Baka next day or sa mga susunod na araw may marami-rami na tayong na-upload. So, ayan. Umpisa na natin. So, ayan na mga kamata. Oh. Ito na po yung upo. Tapos, ang gagamitin nating sangkap, ito, may luya tayo, bawang, sibuyas, all-in-one seasoning. Tapos, yung upo, meron din tayo ditong paminta, kalamansi, tapos yung sardinas. So, paano natin tatanggalin ang lansa ng sardinas? Gagamit tayo ng luya at saka kalamansi. So, tara, mag-isa na tayo mga kamata. Maglalagay tayo ng mantika. Yan. Tapos, spread lang natin siya para maganda. Unang ilalagay natin yung bawang. Antayin natin siyang ma-golden brown. Tapos yung luya, syempre. Ito yung pantanggal natin ng lansa sa sardinas. Kasi yung malansa yung sardinas mga kamata. Hindi na rin tayo gagamit ng toyo. Alain, lagay na natin yung sibuyas. Ayun, bango. Oh. Ayan. Sunod na ilalagay natin, syempre, yung ating pangsahog, sardinas. Isang sardinas lang mga kamata. Oh, putok-putok pa siya. Oh. Mag-shower pa yung ano, yung mantika. Siyempre, sunod na ilalagay natin dyan yung ating gulay. Yung opo, siyempre, eto. Lagay na natin siya. Alright. Simpleng-simple lang na naman yung ulam natin mga kamata. So, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko pinitas to kasi umuulan. Mababasa yung cellphone na gamit natin kasi wala tayong camera. Camera ng cellphone lang ang gamit natin. Ginabi kasi kami ngayon mga kamata. So, tatlong
tatlong tabo lang, ay tatabo, tatlong puno lang dito sa lata ng sardinas, mga kamatang, ilalagay natin sa baw. Pwede na yan. Maglalagay tayo ng paminta. Medyo damihan lang natin kasi para may konting kagat yung anghang ng paminta. Napakadali lang lutuin yun, siyempre. Opo eh, malambot lang naman yung opo. Kung nakikita nyo, may nadudurog na yung sardinas. Sobrang lambot kasi ng sardinas, mga kamata. At ito yung all-in-one seasoning na gagamitin natin. Excuse me. Haluin lang natin. Yan. Naglalagay tayo ng konting asin. Kasi hindi na tayo gumamit ng toyo, mga kamata, kasi yung sardinas na yung nakapagpakulay. Ito na yung kalamansi. Kasi nasabi ko na pampatanggal ng lansa. Ayan. Napakabango. Oh, simpleng-simple lang, mga kamata, yung ingredients natin. Tsaka hindi na tayo kailangang bumili ng mga mamahaling ulam, dish, or anything na pwedeng lutuin kung meron lang naman tayo sa likod ng bahay natin. So, sa panahon ngayon, dapat practical tayo, mga kamata. Kung paano tayo magtipid. Yan. Simpleng tip lang yan, mga kamata, para sa inyo. Galing kay kamata. Okay. Ayan, luto na siya, mga kamata. Medyo paano lang natin ng konti yung sabaw. Ayan, pwede na yan. So, ito na yung ating nilutong upo. Nilagyan ko lang sili sa ibabaw para maganda tingnan. Tingnan nyo, mga kamata. O, yan, ang lambot na. Oh. Ang bango pa. So, sana may natutunan naman kayo sa ating menu ngayong gabi. So, tara, kain na tayo. Kasi late na naman eh. Salamat, mga kamata. Peace out.